Samantala, kasama po natin si Ma'am Romina Marasigan, tagapagsalita po ng NDRRMC. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Jigit. Magandang hapon sa ating mga kapuso. Apo, kumusta po ang relief efforts na ginagawa niyo sa nasasakupan po nitong aktibidad ng Bulkang Mayon? Oh, initially, Jiggy, ano, ang ginawa natin yung sa local government of Albay, nagsiguro muna tayo na talaga meron tayong enough kasi naasahan nga natin maaari umabot pa ng ilang weeks no yung ating evacuation. So ginawa muna natin, nagsiguro tayo na meron tayong sapat na food and non-food items. Mm-hmm. So ang ginawa natin dyan, dun sa ating pakikipagtulungan with our social welfare and development, meron naman tayong sapat pa na ibinibigay sa ating mga kababayan sa kasalukuyan. So sa ngayon po, parang LGUs muna nag-handle ng sitwasyon. Mm-hmm. Currently, ito yung ginagawa ng ating local government of Albay. Mm-hmm. Plus, this is in partnership with our regional council sa pangungunan ng ating Office of Civil Defense Region 5. Pero meron ho ba kayong parang bilang kung mga ilan talaga yung pag lumalapa yung sitwasyon? Mga ilan po ang ina-expect nyo maapektuhan talaga? Currently, wala pa tayo talaga ng mga exact figures, no? Dahil medyo tumaas talaga yung bilang natin dahil hindi lamang yung nasa 7-kilometer extended danger zone ang ating in-evacuate. Mm-hmm. Kung maalala mo, dahil mayroong mga pag-uulan nangyayari dun sa naturang lugar, maaari kasi na magkaroon tayo ng lahar flow. Mm-hmm. So pati yung mga communities na maaaring maapektuhan nito, in-evacuate na rin ang ating lokal na pamahalaan. Opo, ito nga, no, parang dalawang problema kinakaharap nila, yung bulkan at yung posibleng pag-ulan. So yung ganung preparation, paano po ang sistema natin? Alam mo, ang kinagandahan nito, Jiggy, kasi this is not the first time no, na naranasan ito ng local government. Meron na tayong contingency plan. Mm-hmm. Naka-outline sa contingency plan natin ano ang gagawin, hindi lang ng local government, pero yung iba pa mga agencies natin na mangunguna sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. So ang ginagawa natin ngayon, initially, in-evacuate muna natin sila, naka-house sa iba't ibang evacuation centers natin. Ilan dito? Mga around 30 dito kasi mga paaralan. Mm-hmm. Pero meron din tayo kasi na evacuation naman, na specific talaga yung nagamit natin for evacuation. Of course, na co-cover nyo lahat, no? Yung pagkain, yung ibang mga supplies. Pagdating ko sa sanitation, napapagtuunan din ho ba ito ng pansin? Ito yung ginawa naman ng ating health cluster no sa pangunguna ng ating Department of Health through our municipal health officers. Mm-hmm. Yung health officers kasi natin na nasa DILG naman yan, yun ang ginagawa din natin ngayon. Parang una-una dyan kasi yung enough water supply. Mm-hmm. Tapos meron tayong mga hygiene kits. Binibigay din natin yan sa ating mga evacuees. Bilang panghuli, ano ang paalala nyo sa mga kababayan natin na apektado po ngayon sa panahon ito? Mm-hmm. Muli, pinapaalalahanin natin yung ating mga kababayan, ano, syempre talagang ilang araw kayo mananatili dito sa ating mga evacuation centers. Ang ating lokal na pamahalaan ng Albay ay magbibigay ng ayuda sa inyo at naka-standby ang ating national government para naman magbigay ng augmentation. Pero para sa ating mga turista, alam mo, Jiggy, pag ganitong panahon talaga, ito yung attraction eh, yung para makakuha sila magandang pictures o kaya mga video, hindi naman natin pinagbabawal yan, pero ang pakiusap natin, sumunod sa alituntunin ng ating local government para makaiwas tayo sa tiyak na peligro. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat, Jiggy. Si Ma'am Romina Marasigan, tagapagsalita po ng NDRRMC.